Ito ho si Miss Patricia De Belen, ang Managing Director ng Metrolink Corporation, isang bus operator po ito. Miss Patricia, good morning! Hi, Kanoli, good morning. Good morning po sa lahat. Bakit nagkaroon ng ganitong problema? Nung libre, walang masyadong ganyang problema. Ngayong may bayad na ang mga dumadaan sa bus carousel, nagkaroon tayo ng napakahabang pila hanggang ngayong umaga. Anong naging dahilan? Well, there's a lot of factors po involving the issue regarding that. As a bus operator, one of the issues po is coming from the holiday. This is the first time that we were required to pasada during Christmas. So a lot of the employees decided po to take the holiday off during New Year's, and they have been adjusting to go back to their work. On our end naman po, we have adjusted our drivers and conductors, pero meron din po mga units na hindi po na due to the libreng sakay, which was the buses po were extensively used. Madami rin po mga maintenance issues regarding po sa mga ibang units. I cannot say that for the entire population of operators, pero on our end din po, nahirapan din po kami in terms of utilizing the buses in maximum capacity for the holiday season. Okay. So, ang problema nyo is either nasa maintenance sa mga bus or nakabakasyon pa ang mga driver. Ganun ba? Well, that's on the operator side po. That's a possibility for everyone who's running their buses in EDSA Busway. Another thing that I can also look up to, because there's a new mandate po coming from the government regarding po the number of units allowed in EDSA Busway, kasi po during the 24/7 libreng sakay operations done last December, there were 758 units that were going in and out of EDSA Carousel. Right now po, it's at 550 shared. Pretty much pa po yung number of units that was going to be, that was being used during the time po before libreng sakay happened. Okay. Sorry, Miss Patricia. Medyo hindi ho natin maintindihan yung dahilan kung bakit kinulang ng bus. Ano ba talaga ang dahilan? Please, diretso lang, anong dahilan? Pwede po siyang sabay-sabay, especially po during January 1. I think po ayun din po yung pinaka heaviest number of stock passengers po, since po kulang din po ng bus drivers, and since na po, yes, January 3 din na po, January 4 na rin po, expected na po na mga drivers are back. But they're still heavily congested po. So I can also, maybe it can be supported po dahil kulang din po sa bus in terms of the number of allocated units. Okay. So bakit tayo nagkukulang sa bus? Na nabanggit mo kanina, you mentioned about maintenance. So yun ba ang dahilan kung bakit kinukulang din tayo sa bus maliban sa kulang tayo sa driver? Yes po, actually. Yes. Okay. That can be also an issue. Yes. Okay. So, kailan ito magno-normalize? Well, actually, it depends po. Kasi ang nagiging issue din po namin right now is we also have units that run during libreng sakay. During the period of libreng sakay. Pero right now po, hindi po sila nakatakbo kasi hindi po sila allowed dahil nagbabako ng number of units allocated for EDSA Busway. So, that can be a factor din po. I understand. What do you mean? Sorry. What do you mean nagbaba kayo ng unit para sa busway? Ano ibig sabihin? Because there's a new mandate po that was released from before LTFRB? Yes po. Before January 1, there were 758 units bus units running EDSA Busway during the service contracting program, which is the libreng sakay. Right now po, since na it's a fare box, we're under fare box, meaning kailangan po na po magbayad ng mga pasahero, it's down to 550. This unit, this number of units po, were the number of actual units that was running before the
the 24/7 hour operations ng December. Okay. So meaning po, dati po, ganun na po yung number, 550. Ang sabi kasi dito sa press release ng LTFRB nung yesterday, ni-revert nila ang number ng mga bus at the EDSA Busway to 550 units. Tama ba? Yes po. Okay. You as an operator, ilan po ang nilabas ninyong bus? Ang number of allocated units po, meaning po ito po yung number po na-allow na makalabas po sa EDSA Busway is 12 units po out of the 550. 12 units ang sa inyo? Opo. Oh. So, ang tanong ko uli, kailan magiging normalize kaya yan? We'll have to see first din po. Meron po kaming 12 units right now and okay. This is the number of allocated units even before the 24-hour operations last December. Uh-huh. Nung December po, we were awarded 22 units, additional units po on top of the 12 units. And these buses po, the 22 units po are brand new, meaning this is the first time na makakapasada po sila. Okay. During po ng libreng sakay. However po, nung January 1, we were back to the 12 units po. Yes. Okay. So, dapat siguro, ang gawin ng LTFRB ay dagdagan ang allocated na units sa bawat operator. Bawat operator ba are allocated the same units like your units? No po. Actually, there are operators po na mas madami pong allocated of units po sa kanila. Other operators po are less. So it really depends po on the number of allocated units. It can be based on investment, it can be based on the approval, kung nag-comply po yung mga said units according to the compliance of LTFRB regarding for the busway. Okay. Baka mayroong mga operator na hindi nag-comply sa mga number of units na allocated sa kanila. Ganun ba? I don't have po the transparency regarding that kasi this is gonna be falling for the competition. So I don't have the exact details. They could also be encountering problems right now regarding some of their units since that there are a lot then of issues, especially for other operators, and I can't speak for them too. So. Opo. Okay. Ngayon allocated kayo ng 12. Pag inallocate sa inyo ang 22 units, are you ready para sa 22 units? Yes po, actually. We're always prepared po. Syempre po, when we had to get manpower. Yes po. So, yes. Okay. Well, it depends po on the... I understand po on the government side that they cannot just implement the same number of units for libreng sakay during the libreng sakay program kasi during that time there were 758 units po. Ngayon mayroon na po siyang fare box, meaning may bayad na po. Syempre they also have to see if accommodating that much number will be conducive in the EDSA Busway. Kulang nga sa bus eh. So I don't know, ha. Ito yung tanong natin sa LTFRB, hindi sa inyo. Kasi kinukulang na nga ang mga bus since Monday. Ay bakit hindi kumikilos ang LTFRB? Wala bang sabi sa inyo na dagdagan ninyo ang 12 units ninyo in your side sa inyong bilang operator? Wala pa po silang mandate. Wala. Pero syempre po, we'll follow po their orders. Yes, of course. And everything naman po that they decide upon is based on back, it's back up on study, and also they have the resources to do a study on what is gonna be more conducive for EDSA Busway. Okay. May isa pa akong tanong, ha. Walang kinalaman sa mahabang pila. May mga lumalabas na balita na ipaprivatize itong bus carousel na ito o busway na ito. Kayo ba mga operators ay pumapayag na iprivatize? O ano ang nakikita nyo kapag privatize ang carousel, busway? Thank you for giving that that question. It will give us an opportunity to be heard regarding that. Ang nakikita ko po kasing
issue regarding the privatization is we don't have any details as of the concrete plan. Okay. I've been hearing also that the privatization means that even the buses, all of the buses will be handled by a private company that who will be in charge of the infrastructure of the bus stops at EDSA Busway. Meron din pong, hindi pa rin po yung concrete yung plan na binibigay or yung mga agenda po na gusto nila mag-re regarding that. But as an operator, since that we've been in the industry for a long time, I hope that the privatization will be focused on the infrastructure and also to ease out the commuting experience for our riding public. Okay. Maraming salamat, Ms. Patricia. At good morning. Happy New Year. Good morning. Thank you and Happy New Year. Si Ms. Patricia De Belen, ang Managing Director ng Metrolink Corporation. Ito, isa pang bus din ang pag-usapan natin. Si Ms. Juliet De Jesus, Managing Director ng Samahan ng mga Transport Operators ng Pilipinas. Ms. Juliet, good morning. Good morning po, kabayan. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year. Ay, ang problema ba ay ganun din? Kulang kayo sa driver at kulang kayo sa bus? Opo, medyo hindi po sa bus eh. Sa driver lang kasi, pati po sa conductor kasi fare box na siya, so we need the conductor. Correct. Ngayon ang nangyari po, because of the holiday, alam nyo naman kabayan, ang Filipino trade na gustong mag-vacation muna ng kahit isang araw, dalawang araw, kung saan man sila dapat mag-vacation dahil everyday silang rumuruta po. Yun lang po naman. Pero kahapon po, medyo na normal na. Tumaas na po yung deployment namin. Hopefully, up to Friday po, baka makumpleto po yung 550. Friday pa? Kasi kanina, may report ang aming reporter, ang aming Radyo Patrol, ay mahaba pa rin ang pila ng mga pasero at nagre-reklamo pa rin ang mga pasero. May bayad na yan, ha? May bayad na, pero mahaba pa rin ang pila. So, by Friday, sabi mo, baka mag-normalize na? Opo. Baka po makumpleto na po yung 550 na talagang inassign sa bus carousel. Eh, bakit 550 lang? Samantalang mas marami nung before na libre ang bus carousel. Ganito po kasi yan. Nag-increase po ng 750 yan. Yes. Kasi nag 24 hours po kami nung panahon po ng Pasko. Pero yan po, temporary lang po yan. So tinanggal na po nila ngayong January 1. Yung mga rescue bus po, hindi na po ngayon kasama. Bumalik na po sa dating number na 550. Ayun, kaya bumalik na rin sa mahabang pila. Opo, ganito po kasi kabayan, kaya din po mahabang pila. Alam nyo naman, marami rin nagbakasyon sa Manila. Tapos yung mga normal na pagpasok sa trabaho, meron pong umabsent kahapon dahil first day po kahapon. Hopefully, talaga pong makakabawi na tayo dun sa number of units na yan hanggang Friday. Talagang we are trying po na makumpleto. Tapos siguro po ako po meron lang po akong suggestion kasi yung conductor po sometimes pag walang conductor kahit may driver hindi po pwedeng i-deploy. Ngayon sana yung gobyerno po yung LTFRB kung okay lang kasi nasa OFG naman po yung automatic fare collection system na guidance namin. Sana magkaroon na po tayo ng ganun yung automatic fare collection para wala na pong conductor. Matagal na yan eh. Hanggang ngayon, at tapos po yung mga conductor namin, kung kami kulang sa driver, iti-training na lang po namin nung mag-driver. Opo, para dumami naman yung mga driver. Para ho meron kami. Kasi po nung araw po, kabayan, during the COVID time, medyo nag-isip kami kasi nag-stop operation kami due to pandemic. Ang nagkaroon po kami ng retrenchment sa mga empleyado kasi konti lang naman po yung umaandar. So, biniyaran na lang po yung mga conductor at saka yung ibang driver. Kaya nagulat po kami. Ngayon, hindi kami makahanap. Hindi namin alam kung nasan sila. Kasi tapos na po yung kontrata, yung aming bayaran sa kanila. So, parang new hire. Kumbaga, new hire naman kita. Pero medyo mahirap po. Alam niyo po, kabayan, even hindi lang po sa city operation ang problema sa driver, kundi pati ng provincial, yan din po daw ang kanilang problema ngayon. May tanong pa rin ako sa iyo. Si DOTR Secretary Jaime Bautista ay nagsabi na ang kanyang isa sa kanyang mga wish list for 2023 ay ma-privatize na ang EDSA Busway line. Ay ikaw ba isa sa mga operator na pumapayag na gawing
privatized na ang bus carousel? Ganito po kasi ang kabayan. Ngayon po, sa existing, lahat naman po private company kami na tumatakbo dyan, yes, ng consortium lang. Of course. Ngayon po, yung privatization, medyo nag-aantay po kami sana ng konting papatawag sa amin ni Secretary para maintindihan po namin. Wala pa kasing detalye. Wala po kasing detalye. Wala pa. So, hindi kami makapag-comment po talaga. Oo nga. Tama. Hintayin muna natin kung ano ba yung plano talaga nila. Ano? Opo, tatanungin namin sila. And then kung makakadagdag po kami ng inputs doon sa plano nila, maganda po yung face-to-face audience with Secretary Bautista. In fact, ang MMCC po, meron po kaming letter ngayon requesting for an audience with him pertaining to this privatization. Okay, sige. Huwag lang sana tumaas ang pamasahe ha, ng mga pasahero. Maraming salamat. Hindi po pwede. Maraming salamat po, kabayan. Happy New Year. Buhay po kayo. Happy New Year po ulit. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye.